Hi guys! May bago na namang announcement ang Immigration Canada. Ito naman po ay mga paraan para labanan ang fraud o ang mga pagsasamantala at katiwalian sa Temporary Foreign Workers Program sa Canada. Kaya lang guys, hindi po maganda para sa atin ang kanilang plano. Ang sabi, they are contemplating, nagpaplano sila na huwag nang tumanggap ng mga aplikante sa low wage stream ng temporary foreign workers sa Canada. Hindi maganda, di ba? Yan ang ating topic ngayon, guys. Kaya stay tuned. Don't forget to subscribe to my channel. Hello! Hello and welcome back. Si Ate Menchi po ito. Muli, andito ako sa aking likod bahay. Summer pa rin po ngayon sa Canada. Halos kalahatian na po ng buwan ng Agosto. Samantalahin ang huling buwan na mainit ang temperature sa Canada. Today guys, another topic. At gusto nyo guys ang gantong mga paksa, please subscribe to my channel. At salamat po sa mga nakapag-subscribe na. Salamat sa mahigit 100,000 natin na mga subscribers. Thank you very much. Pwede rin po kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchi's Philcan Life. You can also join and be a member of this channel. At maraming salamat sa ating mga channel members. Thank you kay Jen C., Crystal Snow, Emel Dalial, kay Nenette Lapira, Richel Dumalag, Neri Castro, Miss M, Selenia, Daisy Caber, Marjorie Ramos, kay Nani, Marciano, and Nympha. Thank you po sa inyong patuloy na support sa aking channel. Let's go. At ngayon guys, let's go to our topic. Ito ang isa sa pinakabagong announcement po ng Canada mula po sa tanggapan ni Mr. Randy Boisonot. Siya po ang Minister ng Employment, Workforce Development, and Official Languages of Canada. Ang office po niya ang siya nangangasiwa sa pagpapalabas ng mga LMIA, ang Labor Market Impact Assessment. Ang sabi ni Mr. Randy, kailangan daw po na maprotektahan ang interest ng Canadian workers at ng mga foreign workers. Kailangan daw magkaroon ng patas na implementasyon ng batas. At ngayon, ang gusto rin niya ay magkaroon ng mga pagbabago. At guys, hindi nga po maganda yung isang balak nila kasi marami po sa mga foreign workers ang maapektuhan nito. They are thinking of huwag nang tumanggap ng low wage stream applicants. Huwag nang mag-process from outside Canada ng mga aplikante para sa low wage stream, di ba? Hindi po ba meron po tayo sa mga foreign workers na dalawang streams? Yung isa po ay high wage at saka po ang low wage. Ang high wage po ay yung mula doon sa median rate na sweldo pataas. At ang low wage naman po ay mula sa below the median rate ng Canada. Ano po ba yung median rate? Hindi po yun yung minimum wage, hindi po. Ang median rate ay yung katamtamang sweldo sa bawat isang probinsya, iba't iba po yan, katamtamang sweldo na pag nakarating ka sa median rate ay mas maayos-ayos ang iyong sweldo at ang magiging takbo ng pamumuhay mo kung ikay makarating doon sa median rate na yan. At ipapakita po natin ang mga median wage rate sa bawat probinsya. Ito ang median wages sa Canada. Nagre-range ito ng mula $24 per hour sa provinces ng Prince Edward Island at Nova Scotia. At ang pinakamataas ay ang Northwest Territories, $39.24 per hour. Alamin nyo guys kung saang probinsya kayo pupunta at ito ang listahan ng mga median wages per provinces sa Canada. Huwag kayo masyado agad guys na masaktan sa balitang ito, sapagkat ito po ay wala pa pong finalization. Ibinabalita lang nila that they are contemplating. Ito ang isang posibilidad na gawin nila, pero wala pa silang ipinapalabas na rules or guidelines. Ano-ano raw po ba yung mga pang-aabuso na sinasabi sa Temporary Foreign Workers Program? Kasi syempre may pinagbasehan po ang mga officials ng Canada kung bakit sila nagdidesisyon ng ganito, no? Pero pong mga abuso na ito ay nagsimula pa from 30 years ago at tuloy-tuloy na nangyayari hanggang ngayon, pero nakita nilang mas lumalala po ngayon, no? At meron pong mga recent na mga pag-iimbestiga. I-generalize na lang po natin. Number one po ay yung paniningil ng LMIA fee sa mga aplikante.
yan po ay hindi dapat. May batas po sa Canada na ang employer ang magbabayad ng LMIA. Pero just recently po meron silang naimbestigahan na umabot hanggang $30,000 ang siningil ng isang consultant sa kanyang aplikante. $30,000 po, Canadian dollars. That's a lot of money. At ang sabi, may nahalukay pa silang mahigit pa dyan ang sinisingil. Tsaka guys, masyado pong dumami ang pag-recruit outside Canada ng mga temporary foreign workers. Noong 2018, 108,000 lang po ang inihire na foreign workers outside Canada. Alam niyo po ba na last year, tumabot ng 239,646 ang inihire. Ibig sabihin, lumobo ng todo, ano? Lumobo po ng todo. Maaaring dun sa madaming bilang na ito, ay maraming kumita sa mga kawawang temporary foreign workers sa kagustuhan na makarating sa Canada at magkatrabaho sa Canada. Kahit malaking halaga, ay kanila pong binabayaran. Pero yan po'y illegal. Ano po? Yan ay illegal. Kung hindi raw mabayaran kaagad, binabawas sa sweldo, bawal po yan sa Canada. Ang magbawas sa sweldo ng mga bayad o singil sa kanilang pag-apply. Ang rule sa Canada guys, ang hiring and relocation ng isang empleyado inside Canada or outside Canada man manggagaling, walang bayad, sagot ng employer. Kasama rin dito guys, ang emotional abuse, psychological abuse, meron pa daw iba pong sexual abuse, no? Yung tinatakot ka na ipapa-deport ka kapag ikaw ay nagsumbong, tinatakot ka na i-deport ka or i-report ka sa authority pag hindi ka nagbayad, mga pananakot lang po yon, but that will constitute to abuse. Nasa 30 years na ang mga katiwalian. Anong ginagawa ng Canadian government? Diba? Bakit nagpapatuloy ang mga katiwalian? Ang sagot guys, meron mga in place na punishment, no, sa mga katiwalian. At ang isa po yung fine, multa, no? At alam ba ninyo na marami na pong multa ang nasingil sa mga lumalabag, mga non-compliant na mga establishment. Umabot na ng $2 million ang nakolektang fine sa mga non-compliant. And ay mula noong April 2023 hanggang ngayong March 2024, isang taon pa lang ho, ay 2 milyon na ang nakolektang fine. Sa province of Alberta pa lamang guys, umaabot na sa 508 na mga complaints o mga reklamo ang inisubmit ng isang taon lang from 2023 hanggang 2024. Kapag ikaw ay victim ng abuse, pwede kang mag-apply ng vulnerable open work permit, no? Alam ba ninyo na ang mga naka-apply po na vulnerable open work permit, tumaas po ng 759% mula noong 2019 hanggang sa ngayon. Dati po ay 240 lang ang nag-apply noong 2019 ng vulnerable open work permit. Ngayong 2023 or last year, umabot po ng 2,061 ang nakakuha ng vulnerable open work permit. Yan po yung mga victims of abuse sa kanilang trabaho. Sangayon po kasi sa record ay nasa hanay na mga low wage stream, nasa hanay po ng mga low wage workers ang maraming mga biktima ng katiwalian or pang-aabuso. So ano po ang conclusion ng balitang ito? Ang sabi po sa balita ay magkakaroon ng mas matinding mga aksyon ang Canada government kaugnay ng fraud na ito, mga katiwalian sa temporary foreign workers. Isa na pong aksyon nila doon ay yung in-announce nila a few months ago na babawasan na ang low-wage workers sa isang kumpanya, gagawin na lang pong 20%. In-announce po yan nila noon, okay? So, ipapatupad dyan. So, ibig sabihin, hindi pa naman talaga nila isasara. Babawasan lang 20%, di ba? At ito guys, ha, isa pa. Tataasan po ang singil sa LMIA. Pero, hindi sinabi kung magkano ang itataas, dodoblehin ba nila? At saka take note, hindi po yan sisingilin sa aplikante. Okay? Ngayon po, $1,000 bawat isang LMIA application. At yan ay binabayaran ng employer. Hindi dapat sinisingil sa worker. Ang employer ang makakaramdam ng pagtaas na yan at hindi po kayo na aplikante. And finally guys, hindi po naman sinigurado doon sa
balitang pinalabas ni Mr. Randy Boisonot, no? Hindi naman sinigurado doon na, oh sige, ngayon na, simula na, wala po siyang sinabing ganun. So, I think there will be more announcement tungkol sa balitang ito. Pero ngayon ay pinaplano pa lang po nila ang mga mas strictong mga rules and guidelines at mga pagbabago sa temporary foreign workers. At samahan niyo ako guys na huwag naman sanang kayo ay maapektuhan sa planong ito. Huwag naman sanang totally alisin ang low wage stream ng foreign workers program. Ano po? Huwag naman sana. Bawasan lang, di ba? Yan po ang hangad natin. Para sa ganun, tuloy ang inyong application. Kung nagustuhan niyo po ang ating topic ngayon, please consider subscribing sa ating channel, Menchie's Philippine Life. Press the subscribe button. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philippine Life. And you can join and be a member of this channel. Thank you kay Jen C, Crystal Snow, Imelda Leal, kay Ninette Lapira, Richel Dumalag, Neri Castro, Miss M, Selenia, Daisy Caber, Marjorie Ramos, kay Nani, Marciano, and Nimpa. Thank you po sa inyong patuloy na support sa aking channel. Yan na muna guys ang ating topic. At bago tayo tuloy magwakas, ipapasyal ko kayo sa aking garden. Ito po ang ating garden. May bulaklak pa rin tayo guys. Ito po yung aking gabi. Ayan po yung aking mga kale na matataba, malulusog. May kamatis po doon. May ampalaya po dito na napakaliit po ng bunga. Meron po tayong talbos ng kamote. Ayan. Yung talong ko guys, hindi pa bumubunga. Eh, patapos na ang summer. No ba yan? Huling-huli naman tayo. Ito guys, yung ating sitaw. Oh. Mahahaba po sila. Ayan o. Oh. Yun. Mahahaba ang sitaw. Ayan. More kale. More kale. At ang ating pong mga grapes na nahihinog na sila. Malapit na po natin silang pitasin. Wala po dito sa aking backyard, sa ating Menchie ito. Thank you very much for watching and I'll see you again.